Para sa video na ito, pag-uusapan natin yung top 10 na dahilan, yung common na reasons. At base na rin sa experience ko, mga dahilan kung bakit tayo namamatayan or madalas namamatayan ng mga isda. Unang-una sa listahan ko, yung new tank syndrome. Ano ba yung new tank syndrome? Pag sinabing new tank syndrome, ito yung kaka-set up mo pa lang ng aquarium mo, bumili ka ng isda, inilagay mo si isda sa aquarium, and then boom, namatay si isda. Pwede mo rin maranasan yon after a few days. Bakit ba nangyari yon? Ito ay dahil nalason sila sa sarili nilang poop or sa byproducts ng kanilang poop. Bakit nangyari yon sa kanya? Eh, nilagyan ko naman ng filter. Mayroon namang air pump. Naglagay naman ako ng halaman. Bakit nangyari sa isda ko yun? Kasi nga po, wala pa pong beneficial bacterias, enough beneficial bacterias, na magko-convert dun sa ammonia to less harmful substance like nitrate. Ilagay mo na agad yung mga isda. Kailangan po muna natin kasing i-cycle ang ating aquarium. Pangalawang dahilan kung bakit kayo namamatayan ng isda. May sakit na kasi yung isda nung nabili nyo sa pet shop. Kaya naman, napakahalaga po na marunong kayong sumuri ng isda bago ninyo bilhin. Meron po mga signs kayong makikita sa isda kung may sakit na siya. Pag ako pumupunta sa pet shop at bibili ako ng isang isda, una kong titingnan yung behavior niya. Kapag nakita ko na hindi siya mapakali, pwedeng sign nyo ng stress. Dahil may sakit na siya o dahil sa water quality. Pangalawa na tinitingnan ko, yung tiyan niya, kung bloated ba. Pwedeng meron siyang sakit. Swim bladder problem. Malalaman nyo yan kung may swim bladder problem. Pag nakikita nyo yung isda, parang gumigewang-gewang siya. Hindi niya mabalansi yung sarili niya. O bumabaliktad siya. Kapag nakita ko yung kaliskis na parang nagpa-pine cone na siya. Halimbawa, bloated siya. Tapos, nagpa-pine cone siya. Yung bumubuka yung mga kaliskis niya sa katawan niya, sakit din yun. Dropsy ang tawag doon. Mamamatay na yung isda na yun. Tinitingnan ko rin yung paligpik niya. Yun. Pag nakita ko yan, nagkakalagas-lagas na. Meron ng mga hiwa, meron ng mga parang kinagat. Ibig sabihin nun, pabubulok yung fins niya dahil sa quality ng tubig. So, tingnan niyo yung mga ganyang signs. Kailangan marunong kayong mag-observe. At syempre, do your research first bago kayo pumunta ng pet shop. Pangatlong reason kung bakit madalas kang namamatayan ng isda, tamad ka kasi mag-water change. Kapag hindi ka nag-water change, ano yung mangyayari? Mag-accumulate yung mga harmful substances or elements sa inyong aquarium na makamamatay ng inyong isda. Balik tayo doon sa nitrogen cycle. Na-achieve nyo na yung nitrogen cycles sa loob ng inyong aquarium, meron ng enough beneficial bacteria dyan na magta-transform ng ammonia to nitrite and then to nitrate. Si nitrate po, less harmful. Basta, ma-maintain nyo yung tamang level niya. Paano nyo ma-maintain ang tamang level ni nitrate? Doon papasok si water change. Kaya kayo nagawa ng 50% water change every week para po hindi dumami ang level ni nitrate. Kahit pa may filter kayo, kahit pa sobrang linaw ng aquarium ninyo, hindi po yun dahilan para hindi kayo mag-water change. At kapag nag-water change, huwag po tayong gagamit ng chlorinated na tubig. Kasi ang chlorinated na tubig, makamamatay sa ating beneficial bacterias. Pang-apat na reason, kakulangan sa nutrisyon. Madalas sa mga nag-uumpisa pa lang sa fish keeping, naranasan ko rin yan, bibili lang tayo ng fish flake. Madalas naman natin na nakikita sa mga pet shops yan. Meron naman pong nutritional value yan. Ang nangyayari po kasi, dahil fish flake siya, kapag siya inilapag nyo sa tubig, mabilis siyang matunaw. Kapag natunaw siya sa tubig ninyo, mag-i-scatter ngayon yung nutrition. Kapag nakainan ng isda ninyo, yung lasog-lasog na fish flake na nakababad sa tubig, wala na siyang nutritional value. So, ano pa yung pakikinabangan ng inyong isda? Wala na. Highly recommend na bumili kayo ng pellets.
Dahil yung pellets po, kapag nilagay nyo po yan sa inyong aquarium, hindi po mabilis yan matutunaw. Depende pa rin yan sa alaga ninyong isda. May dalawang uri ng pellet, yung lumulutang at lumulubog. Meron kasi mga isda na preferred nila yung kumain ng pagkain na nasa bottom ng inyong aquarium, kagaya ng mga tiger barbs. At meron na po talaga na mga pagkain na kinustomize para sa bawat isda. Halimbawa, meron ng guppy food, merong flower hole na food. Kasi yung flower hole na food, hindi nyo naman pwede ipakain yun sa ibang isda like guppy kasi masyado malalaki yung pellets nun. Tsaka iba yung nutritional value niya. Ginawa talaga siya for flower hole para bumukol, lumaki yung bukol nila sa ulo at tumingkad yung kulay nila. Nagpapakain ako ng isda isang beses sa umaga at isang beses sa hapon lang. Yung kaya lang nilang ubusin. Number 5, hindi compatible yung mga isda na nabili ninyo. Kaya nangyari, nagpapatayan sila sa loob ng aquarium. Bumili kayo ng mga isda na peaceful, kagaya ng mga danios, tetras. Huwag po nating lalagyan ng mga aggressive na isda, kagaya ng tiger barbs. Kailangan din na compatible. Kasi kapag nai-stress yung isda na yun, hindi na siya kumain ng maayos, yun yung ikamatay niya. Pang-anim na reason kung bakit ka namamatay ng isda, nahawa siya dun sa isang isda na nagkasakit. Kapag tayo nagkaroon ng isda na nagkasakit sa loob ng tank natin, at yung isda na yun, i-isolate agad natin. Ilagay natin sa hospital tank. Doon natin siya gagamutin. Hindi doon sa main tank o main aquarium natin. Halimbawa, nagkaroon ng white spot si isda. Madalas nasakit yan ng isda. Yung merong mga puti-puti na butel sa kanyang mga kaliskes, white spot ang tawag doon. Nakamamatay po yan, kaya kailangan gamutin nyo. Treatable naman po siya using methylene blue or using salt. Pag nakakita po kayo ng ganun, ihiwalay nyo na agad. Pag magaling na siya, tsaka nyo siya i-transfer ulit doon sa aquarium na yon. Pero ito ha, kapag nangyari sa inyo yon, yung main tank kung saan nyo siya tinanggal, syempre may mga isdang natira doon. Mag-conduct kayo ng general cleaning. Kailangan nyo talaga na magpalit ng mas marami pa sa 50% ng tubig. 80% ng tubig kailangan nyo palitan. Linisin nyo yung filter. Kung may mga decors kayo dyan, tanggalin nyo, brushin nyo, linisin nyo sa running water, pwede din i-disinfect nyo. Paano i-disinfect? Magkanaw lang kayo ng methylene blue sa tubig. Pag nakanaw nyo na yan, ibabad nyo yung mga decorations nyo doon. Huwag lang sa driftwood ah, kasi kumakapit ang methylene blue sa driftwood. After 30 minutes, banlawan nyo ulit sa running water bago nyo ilagay ulit sa aquarium ninyo. Siyempre, kapag papalitan nyo na yung tubig, chlorinated water ulit. Okay. At siyempre, habang ginagamot nyo si isda na nagkasakit, obserbahan nyo rin yung mga ibang isda. Papansin nyo naman yan eh, isa sa mga sign talaga, common sign, na may sakit yung isda kapag ayaw niyang kumain. Agapan nyo na, hiwalay nyo, gamitan nyo ng methylene blue, at ito guys, huwag na huwag kayong mag-overdose ng methylene blue sa inyong aquarium, parang awa na. Nangyari na sa akin yan. Na-overdose ko ng methylene blue, imbis na gumaling si isda, ayun, lumutang patay. Kailangan pa rin po, susundin natin yung instruction sa likod. May instruction naman po yan eh. Matuto tayong sumunod sa instructions para hindi tayo nagkakamali. Huwag tayong mag-experiment. Hindi yan pwedeng, ah, ito yung feel ko, kailangan 10 patak, kailangan isang, hindi po ganun yun. Kailangan po may tamang dosage yan. Iwasan nyo po na hinahawakan yung isda ninyo. Isda na yan, yung katawan niya, meron dyan nakabalot, kaya madulas yung isda eh, yung pumuprotekta sa kanila laban sa mga sakit, laban sa mga infections. Pag hinahawak-hawakan nyo yung isda ninyo, nawawipe yung natural protection na yun. So, pampito na tayong reason kung bakit tayo namamatayan ng isda, hindi ka nakapag-acclimate. Ang ginawa mo, galing si isda mula sa ibang tank or galing si isda sa pet shop, ginawa mo, nilagay mo agad sa aquarium mo. Bigla siya dun sa temperature ng aquarium mo, yun yung naging dahilan na stress siya at namatay siya. Bili mo si isda, ilalagay siya sa plastic, ipatong nyo lang po si plastic, ibabaw ng tubig ng aquarium for 15 minutes, and then, saan nyo po si plastic, gumamit po tayo ng net, salain po natin muna si isda. Yung tubig po na galing doon sa pet shop, huwag nyong ihalo sa inyong aquarium kasi possible meron yung mga pathogens or something na makakasama sa mga isda sa loob ng inyong aquarium.
So, ayaw natin mangyari yun, itapon nyo na po yun. At saka natin, pakawalan si isda sa ating aquarium. Number 8, wala kang filter. Meron naman po kasi akong halaman. Okay lang po ba na walang filter? Kailangan pa rin po talaga may filter. Possible magta-thrive yung halaman kahit walang filter kasi meron po akong fishbowl na wala siyang filter, wala naman din siyang CO2, ilaw lang, pero buhay na buhay yung mga dwarf hair grass ko doon. Inalis ko na po yung isda doon eh, kasi feeling ko nagkakasakit siya doon. Hindi ko na talaga nilagyan ng isda yun. Overhead filter man yan, canister filter, hanging back filter, kailangan mo talaga ng filter. Yung filter mo, dyan titira yung mga beneficial bacterias. Bukod sa sasalain yan yung mga debris, yan din yung titirahan ng mga beneficial bacterias na magpapanatili na magandang quality ng tubig ninyo. Saka syempre, kailangan din marunong kayong pumili ng filter. Maraming beses ko na itong diniscuss sa mga previous na videos ko, paulit-ulit ako para ipaalala sa inyo. The more na lumalaki yung aquarium ninyo, dapat lumalaki din yung water flow rate niya. Halimbawa, sabihin natin ito, si aquarium submersible pump, itong ipapapremyo natin. Ang sabi dito, ayan o, 3,000 liters per hour. I-divide natin into 4, 750. Pwede siya sa aquarium na 750 liters, 200 gallons. Siyempre, nakadepende din sa size ng aquarium ninyo, yung size ng filter ninyo. Kapag mas malaki yung aquarium ninyo, I highly suggest mag-canister filter na lang kayo. Kapag lumalaki din yung inyong aquarium, dapat lumalaki din yung chamber ng inyong filter. Para mas marami kayong media na ilagay. Kapag mas maraming media, mas efficient yung pag-filter ng tubig. Mas malawak yung tahanan ng inyong beneficial bacterias. Pang-siyam, wala kang heater. Napakalaga po ng heater sa isang aquarium, especially kung ang isda super sensitive. E kagaya ng flower horn. Yung flower horn ko na yan, kapag walang heater, nagkakasakit. Meron po tayong rules na sinusunod sa heater. 2.5 watts per gallon of water. Sa 10 gallons na aquarium and below, 25 watts na heater. Kailangan din syempre isiset mo ng maayos yung temperature ng inyong heater. Pag flower horn, nasa 28 to 31 degrees Celsius dapat. Yun yung ideal. Kapag guppy naman, nasa 22 to 26 degrees Celsius. Isa ding factor, yung hindi tama yung temperature ng tubig, kaya hindi natutunawa ng maayos ang inyong isda. Kapag hindi tama yung temperature sa tubig, yung panunaw nila naaapektuhan dahil doon, di sila natutunawa, nagkakaroon sila ng mga sakit, kagaya ng swim bladder disease. Last na reason kung bakit ka lagi namamatay ng isda, nasusobrahan ka po kasi sa pagpapakain. Dahil nasusobrahan ka sa pagpapakain, nagiging bloated ngayon si isda, nagkakaroon tuloy siya ng sakit. Isa sa mga sakit na maaari nilang makuha kapag sila ay napapakain ng sobra ay yung tinatawag na swim bladder disease. Yun yung lumalaki yung tiyan nila, nahihirapan na silang i-balance yung sarili nila. Hindi na niya may angat yung sarili niya, nahihirapan na siyang lumangoy. Maraming salamat sa nag-suggest ng topic na ito. Sana nagustuhan ninyo, especially sa mga beginners. Pinapaalala ko lang, hindi pa tayo nakakapili para sa mananalo nito. Mag-comment lang sa video na ito kung ano ba yung itatawag ko sa aking mga subscribers. Gusto ko sana unique siya at saka yung relevant sa aking content. Hindi lang kasi pag-iisda ang aking hobby. Eh, meron din po akong mga ibang pets like birded dragon, meron din po akong turtles, meron po akong pusa, aso, ibon, meron din akong mga hedgehogs, at gusto ko pang magdagdag ng mga ibang pets. Okay, gusto kong gawing zoo itong bahay. Joke lang po. Gusto ko po sana yung itatawag ko sa aking mga subscribers ay hindi lang about fish. Meron ako napupusuan na suggestions doon sa nakaraang video. Pero magpaparami pa tayo para mas marami tayong options. Ito yung papremyo ko. Kapag napili ko siya, matatanggap niya ito. So, pwede po ito for 200 gallons na aquarium. Ano po siya? Water pump. Meron na rin po siyang air pump.
abangan nyo yung mga pa-contest ko sa mga susunod na video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe at gusto mong magkaroon ng chance sa makatanggap ng isa sa mga pa-premyo, mag-subscribe ka na at huwag mong kalilimutan na i-click yung bell icon sa baba para lagi kang updated kapag nag-post ako ng video sa aking channel. This is Aris Moreno again. Thank you for watching. God bless you.